Yo, what's up mga kwentuhan? Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. So ngayon po, pag-usapan naman po natin, no? Paano po ba kayo mag-a-apply bilang isang DOLE-Accredited OSH Practitioner? Ano-ano ba yung mga requirements? Ano-ano ba yung dapat gawin? I'm sure marami na po sa inyo ang sobrang qualified na po. Kaya lang po, medyo nalilito or hindi po natin alam kung ano po yung ating gagawin para ito po ay may-apply na po natin sa DOLE. Again, ako po si Reg Vasco. Samahan niyo po ulit ako pag-usapan. Okay, what are the requirements para po maging DOLE-Accredited OSH Practitioner? Tara po, magkwentuhan po ulit tayo. Bago tayo magsimula, no? Pag-usapan muna natin, ano nga ba ang isang occupational safety and health practitioner? Okay, silipin po natin yung kanyang definition doon po sa Department Order 198-18, okay, Section 3, Definition of Terms, no? Occupational safety and health practitioner refers to a qualified safety officer 3 or its equivalent, duly certified by DOLE to render occupational safety and health services in a defined and specific scope or core competency. Okay, so sinasabi po dito, ang isang occupational safety and health practitioner ay isa rin daw po safety officer 3, pero this time certified po by DOLE. Kasi po, kung maalala po ninyo, okay, yung ating po nga safety officer categories ngayon po sa Philippines, we have the SO1, SO2, SO3, and SO4. So, kinakailangan daw, SO3 ka bago ka makapag-apply as a practitioner. Okay? So, meron pa po kasing DOLE-Accredited OSH Practitioner na tinatawag. Meron pa nga po yung DOLE-Accredited OSH Consultant. Pero for now, ang i-discuss lang po natin is yung sa practitioner muna, yung requirements. Okay? Yet again, simulan po natin. Nasaan po kayo ngayon dyan? Kayo ba ngayon ay Safety Officer 1, Safety Officer 2, Safety Officer 3, o Safety Officer 4? Of course, alam naman natin, no, currently, wala tayong Safety Officer 4 sa Philippines. Bakit? One of the requirements po kasi to be a Safety Officer 4 is dapat 4 years ka ng Safety Officer 3. Okay? Eh, kailan na po ba nagsimula yung Safety Officer 3? Diba, January 2019? So, wala pa po. Technically speaking, wala pa tayong SO4. Marami nang qualified. So, focus muna tayo. So, sa ngayon, it's either ikaw po ay SO1, SO2, or SO3. Paano ba malalaman? So, pakibalikan po yung in-upload ko rin pong video before na safety officer categories in the Philippines. So, doon po, mas dinetail po natin yung discussion. Okay, paano po ba kayo magiging SO1, SO2, SO3, or even yung SO4? Okay, so sa ngayon po, alamin nyo muna, nasan ba kayo ngayon doon? SO1, 2, 3, 4. Para po mas malinaw yung inyong magiging career path papunta po as DOLE-Accredited OSH Practitioner. Okay, o ito po yung guide natin. Kung ikaw po ngayon ay SO1, okay, kailangan nyo muna maging SO2. Okay, and of course, after nyo maging SO2, maging SO3, and later on po, pwede na kayo mag-apply as a DOLE-Accredited OSH Practitioner. Lilinawin ko lang po, hindi po requirement ang SO1 para maging SO2. Ito naman po ay kung kayo ngayon ay SO1. Okay, kung ikaw naman po ngayon ay SO2, kailangan nyo po munang maging SO3 bago po kayo makapag-apply na certification as DOLE-Accredited OSH Practitioner. Kung kayo naman po ngayon ay SO3, ready na po kayo mag-apply bilang isang OSH Practitioner. Okay? So, yan po yung malinaw, no? Yan po yung gagawin natin career path or guide. Okay? Para tayo ay maging DOLE-Accredited OSH Practitioner. Okay? Tingnan muna natin, ilan na ba yung practitioners ngayon sa Pilipinas? Okay? Ito po ay tinignan ko po sa website ng Occupational Safety and Health Center. So, check nyo rin po yung website nila, no? oshc.dole.gov.ph. Okay, update nyo po rin doon. Check po kayo palagi ron. Okay, as of November 18, 2021, meron po tayong total of 3,244 DOLE-accredited OSH practitioner sa Philippines. And as you can see po, andyan po yung breakdown bawat region. Okay, so kayo po ngayon ay hinahantay na po,
Okay? Para mag-apply bilang OSH practitioner, para maidagdag na po kayo dito sa bilang na ito. Okay? So, ayan po. Yan po yung total number of practitioners. Okay? So, ano po ba yung benefits? Bakit ba gusto natin maging DOLE-accredited OSH practitioner? Number one, of course, to level up our OSH career. Okay? Dagdag qualification po kasi ito. Iba pa rin po yung meron kang certificate and ID from DOLE. Yun po kasi yung makukuha nyo once na nakapasa na po kayo. Okay? As a practitioner, bibigyan po kayo ng DOLE OSHC na certificate and ID. So, kung ako man po yung company, syempre po, magtitiwala ako dun po sa may certificate. Okay? Although qualified pa rin po yung SO1234, so iba pa rin po no, pag may DOLE accreditation. Okay? So, mali-level up po yung ating career. Number two, pwede po kayong maging resource speaker sa mga safety training organizations. Pwede na po kayong mag-try mag-apply. Okay? Kayo na po magkakandak this time ng BOSH, ng COSH, or even yung mga advanced courses. Okay? Another po, pwede rin po kayong maging resource speaker kung sakaling ma-invite po kayo sa ibang company to conduct the 8-hour workers OSH seminar. Okay? Pwede rin po. Or pwede rin po kayong maging OSH advisor sa ibang companies. Pwede po kayong tumulong mag-prepare ng safety program nila. Okay? And normally po, no? Pwede rin po kayong ma-invite to be a guest speaker sa mga schools and sa mga establishments. Okay? To discuss safety. So yan po yung mga pwede natin maging benefits, no? And syempre po, alam niyo naman, pag kayo po ay nag-apply sa mga companies, again, iba pa rin po pag may certification tayo ng DOLE. So, kung ngayon po, hindi pa tayo practitioner, so i-goal po natin, no, na katagalan po is maging qualified tayo, mag-apply tayo, and maging isa na rin tayong DOLE-accredited OSH practitioner. Okay, so ito ngayon yung tanong. So, gusto na natin. Sige po, gusto na namin maging practitioner. Okay? So, paano ba? Okay, paano ba maging isang DOLE-accredited OSH practitioner? So, kailangan nyo pong paghandaan yan. So, hindi naman po mangyayari yan bukas agad. Okay? So, ano ba yung mga steps? Ito po ay guide ko lang. Okay? Based po sa kung paano ko rin po siya ginawa before. Number one, your current company must be compliant to the OSH standards. Of course, dapat po yung current company ninyo nagko-comply sa safety standards. Okay? Ano-ano yon? Tulad po ng OSH program. Meron po kayong safety and health program. Number two, nagsasubmit kayo ng mandatory reports. By the way, nakalagay po dyan. Okay? And dapat po, meron tayong 8-hour workers OSH seminar na may mga documents, ha? May mga proof tayo. Okay? And by the way, ginawan ko na rin po pala ng videos yan kung para malaman po nyo ano-ano ba yung DOLE reports na yon, paano ba ginagawa 8-hour workers OSH seminar. So, meron din po kung ginawang video dyan. Check nyo na lang din po. Okay? So, ano pa? Ano pa yung mga kailangan paghandaan? Safety committee. Dapat meron kayong functioning na safety and health committee na nagkakandak ng meeting at least once a month. Of course, meron kayong safety procedures. Pagdating sa fire safety, electrical, lahat po ng related sa safety. Of course, meron din kayong health procedures and policies. TB prevention, HIV awareness, HEPA-B, drug-free workplace. Sa ngayon po, no, since meron tayong COVID, isa pong maganda pang ipakita is meron tayong COVID-19 safety seal sa company. Okay? Ano pa? Nagkakandak tayo ng mga drills. Okay? Mga fire drill. And dapat po, meron tayong inspection reports and audit reports. Okay? So, dapat po, makomply po natin lahat yun. Okay? So, sa ngayon pa lang po, i-ready nyo na yung company ninyo. Okay, linawin ko lang po, of course, for you to be a practitioner, dapat po, ikaw po ngayon ay may company. Ikaw po ay dapat hired. Kasi po, saan mo ipapractice? Okay? So, dapat po hired, no? Pero for some cases po, for example, yung mga OFW po, okay, mga kasamahan po natin na safety po na OFW, tapos umuwi po tayo rito, kahit wala tayong trabaho, try nyo lang din pong i-contact si OSH Center. I think they will give you a special instructions paano kayo makapag-apply as OSH practitioner kung currently wala po kayong work. Okay? So ngayon po, ito po yung una. First, dapat employed kayo. Number two, compliant yung company nyo sa safety program. Eh sir,
hindi po nasunod eh. Yung company namin, sinasabi ko naman po na kailangan tong mga to. Doon po kayo maka-question kasi ng DOLE. No? Bakit kayo gagawing practitioner kung hindi nyo ma-convince yung company po ninyo to comply with the standards? So, siguraduhin nyo po, compliant po tayo. So, trabahuhin nyo na po ito and make sure meron kayong proof. May mga documents kayo. Okay, I suggest, sana po, nag-keep kayo ng soft copies. Mas maganda po yung may mga pirma, lalo kung may pirma ninyo. Okay, tapos i-keep nyo po yan, isasama nyo po kasi yan sa isasubmit na reports. Okay, so dapat compliant po. Mas maganda nga kung yung previous companies nyo pang pinanggalingan, compliant din. Okay, so mas madali po. Mas madali pong makita yan. Okay, next, ayan na po. Prepare your documents. Dito po, maraming tinatamad mag-apply. No? Nahihirapan mag-prepare ng documents. Okay, isa-isay natin. Ano ba yung documents? Number one, 2 copies of duly accomplished application form. Meron po application form ito na nada-download po. Okay? Okay, i-accomplish nyo lang. Sasagutan nyo, i-fill out po ninyo yung details doon. Okay? Lahat po ng files na sasubmit nyo, yun po yung nakapaibabaw. Yung application form. Okay? And 2 copies of your most recent 1x1 ID. Okay? Picture, signed at the back. Red background. Baka naman mag-submit ka ng green background. Yung background mo, background ng bahay nyo. Brown, okay? Magagalit po si Dole. No? Bakit po tayo gagawin practitioner? Simple instruction, di natin masunod. Tapos nakalagay recent. Baka yung picture mo dati pa. Ma-picture na lang po tayo. Okay? 2 copies, 1x1, red background, dahil practitioner, signed at the back. Naku, papagalitan na naman tayo. Nakalimutan ko po. Reviewin nyo muna bago kayo mag-submit. Okay? And yan pong accomplished application form na yan, bago nyo po ipasa yan, make sure po lahat po doon nasagutan ninyo. Lahat po ng po pwedeng masagutan, sagutan nyo doon. Okay? Number 2, original certificate of employment indicating name, position, and date of appointment at present position using the official letterhead of the company. COE, current certificate of employment. Kaya dapat employed tayo. I suggest ito po, i-request po ninyo at least a month before. Okay? Huwag nyo pong, kunyari, i-request nyo ngayon tapos mag-a-apply kayo next year pa pala na ilang buwan pa. Okay? Sana po yung medyo current lang. Okay? At least a month before. Okay? Baka pwede na po yun. Dapat malinaw po doon ano po yung position ninyo ngayon sa company and that tayo po ay employed. Okay? Number 3, original copy of actual duties and responsibilities at present position signed by the immediate supervisor. Okay? So yan po yung inyong current duties and responsibilities. Okay? Again, same din po with COE. So, try nyo pong hanapin yan at least a month before. Wag po yung masyadong matagal na. Sana po yung may. So, I suggest yan po yung huli nyong request. Okay? Para medyo latest po talaga. Okay? Ano pa? Photocopy of certificate of employment sa mga previous company po ninyo. Lalo na kung kayo po ay naging safety officer din po before. Makakatulong po yan. Para makita na matagal na tayo nagpa-practice ng safety. Okay? Certificate of employment. Sa mga previous company na ikaw po ay safety officer. Or talagang may function ka before as a safety officer. Okay? And photocopy of the certificate of completion nun pong 40-hour training. So it's either BOSH or COSH. Okay? So hanapin po natin yan. Okay? So kailangan po. No? Idagdag ko lang din po. Alam nyo naman, to be an SO3, di ba? Dapat po, meron pa kayong additional 48 hours na advanced course. Bago maging SO3, dapat meron na kayo. So make sure may attach nyo dito yon. Sir, ang dami kong training, lagpas 48. Mas maganda po. Sama nyo lahat ng photocopies. No? Para makita na very active po talaga tayo sa mga safety, pag-attend ng safety trainings. Okay? Please take note lang po. It must come from either from OSH Center or its accredited safety training organization. Okay? Or photocopy of certificate of attendance, participation on other OSH-related trainings. Yan po. Kung meron pang iba na safety training, isama po natin dyan. Okay? Photocopy, number 7, photocopy of diploma
Okay, or transcript of records. Kung meron po, isubmit po natin. Kung wala po, kung ano po yung latest? Sir, hindi po ako ano, undergrad po ako ng college. Isubmit nyo pa rin po yung latest. No? Okay lang po yan. Okay? Sir, high school graduate po ako. Isubmit nyo pa din. Okay? Pakita nyo pa din po. Okay? I-advise naman po tayo kung ano yung kulang natin sa OSH Center. Huwag po kayo panghinaan ng loob. Okay? In fact, may mga kilala po ako. Undergrad, okay? Pero mga practitioner na po, matatagal na. Okay? Kasi po, titingnan naman din yan is yung ating experience din. Okay? Titingnan po. Again, si Dole po, si OSH Center, i-evaluate naman po nila yan. Okay? Huwag nyo pong pangunahan, no, na ayoko mag-submit kasi hindi ako qualified. Huwag nyo pong pangunahan. Okay? So, hayaan nyo pong ma-evaluate din po nila. Of course, kung tingin mo naman na medyo malapit ka na, ha? Okay? Nakita nyo naman requirement, dapat SO3 ka na muna at least. Okay? So, bago kayo mag-submit. Okay? And number 8, proofs of accomplishments. No? Yan po yung sinasabi ko kanina na meron tayong proof of accomplishment lahat po ng reports. Accident reports, safety inspection na may mga pirma tayo, safety committee, OSH program, and other reports. No? Kung meron kayong kopya niyan ng mga previous companies nyo, isama nyo din po. Mas maganda. No? Lahat po ng pinakita ko kanina na to prepare your company to be compliant, lahat po ng reports nyo, isama nyo dyan. Proof of accomplishment na nagpa-practice po talaga tayo sa safety. Mas maganda po yan kung may mga pirma po natin. Okay? So again, marami pong nahihirapan kasi dito pa lang po, sabihin ko na sa inyo, tinatamad na mag-ayos. Okay? Pinangungunahan na, ako hindi, tingin ko hindi pa ako qualified. Again, kung katingin nyo po, kayo ay SO3 na, and nakikita nyo naman po yung mga unang sinabi natin, kung medyo ready na kayo, apply nyo na po. Okay? Ito lang po ah, yung mga files na i-compile ninyo, lahat ng documents na yan, pipirmahan nyo po yan bawat page sa gilid. Okay? Pirma nyo. Please, ayusin nyo po yung report. Gawin nyo naman pong presentable. No? Kumbaga, kung ako yung mag-evaluate, madali kong makikita kung anong gusto kong hanapin. Okay, yung iba nga po, may table of contents pa yan. Meron pa yung markers. Kumbaga, madaling hanapin. Nasaan yung mga OSH reports? Nasaan yung mga certificates? Madaling hanapin. Okay, ganun nyo po siya iayos, i-organize po ninyo. Para makita naman po ng DOLE na ganun po natin kalaki siya or ganun po natin siya binavalue. Talagang pinaghahandaan po natin. Okay, hindi ko naman sinasabing daanan nyo sa ganun. Okay, ang mahalaga pa rin po is yung nilalaman, pero gawin natin presentable. Okay, so ano po ba example ng isang registration form pag nagpasa tayo? Ito po. Okay. So, for new applicant, check nyo lang po dyan yung OSH practitioner. And again, lahat po ng pwedeng sagutan dito, sagutan po natin. Okay, wag po kayo mag-leave ng blank. And make sure, tama yung sagot ninyo. Okay, may nagkakamali pa rin po kasi dyan. Eh. Okay, basic details lang naman po yan. Okay, next page, meron marami. Ayan po, educational attainment. And work experience. Nasa baba. So, sagutan nyo lang po. Iaalay nyo lang. Kumbaga, ito yung summary ng mga files na sinubmit nyo. Okay, nandyan din po yung trainings attended. Okay, i-highlight po ninyo dyan. And OSH-related lectures conducted na ikaw naman ang resource speaker. Para makita po na active talaga tayo sa pagpa-participate or pagbibigay po ng training ng safety sa mga tao. Okay, pati toolbox meeting, sama nyo to. OSH skills, okay, expertise, specialization. Ano po ba kayong industry? Ilagay niyo po dito. Kayo po ba ay nasa construction? Kayo po ba ay nasa manufacturing? Okay, ilagay niyo po dito. Okay, and OSH awards. Kung meron man po kayong awards na na-receive, saan sinong nag-issue nun, okay, isama niyo rin po dyan. Okay, again, at least hanggat may masasagutan po, sagutan po ninyo. Okay, and OSH examinations or eligibilities passed. Kung meron man po nga kayong mga naging exam na naipasa sa kahit ano po about safety, isama niyo po dyan. And any other OSH organizations na member po kayo, isama nyo rin po dyan. Okay? So, ganun lang po. And for the last part, so, character reference, and again, pirmahan po, ilagay yung date, write thumb mark. Sir, may pirma na, huwag na yung thumb mark. Nakalagay nga po. Okay? Kompletuhin po ninyo. Okay? Kompletuhin po natin. Okay? So, ngayon, na-prepare mo na yan. Compliant yung company mo, na-prepare mo yung files,
nasagutan mo itong registration form or application form, ano sunod? Submit na natin. No? Diyan po natin sasubmit. Nagbigay po ng email siya OSH Center. Saan po isasubmit yung ating requirements as DOLE-accredited OSH practitioner? Ayan na po yun. Okay? And i-evaluate po nila. And again, they have the right po to ask for other requirements. Pwede po nilang gawin yun. Okay? Pwede po nilang gawin. Okay? So, hantayin nyo lang po yung reply na email. Okay? Pag po kayo ni-replyan na ng email at pumasa po yung inyong document requirements and yung inyong pong qualifications kasama sa na-review yun dun eh. Okay? Be ready na po sa panel interview. Okay? Ilan ba nag-interview? Depende po rin sa availability nila. Pero expect nyo na lang po ng madami para hindi na kayo kabahan. Kung isang lang yan, okay lang. At least ready ka sa madami. Okay? So ito po yung nga-reviewin ninyo. Of course, the OSH standards. As much as possible, alam nyo talaga hinilalaman ng OSH standards natin. The Republic Act 11058 o yung an act strengthening compliance with the OSH standards and providing penalties for violations thereof. Reviewin nyo po yan. And yung iba't iba pa pong department orders. Nandoon po lahat yan sa OSH standards. Lalo na po yung applicable sa industry ninyo. Make sure na kabisado po or talagang nalalaman nyo yan. Take note lang po, ang magiging panel po ninyo depende sa field ninyo. So, sigurado po, may nalalaman po yon about sa industry meron, nandung kung nasan man kayo. Okay? And of course, your company OSH program and policies, dapat po ma-explain ninyo yan. Okay? Paano nyo ba ginawa ito? Paano nyo ba ginagawa ito? Ano yung participation mo doon? Ano yung contribution mo doon? And of course, your OSH journey. Paano ka nagsimula sa safety? Ano ba yung mga naging functions mo before? Hanggang kung nasan ka ngayon. Okay? And ang interview po may chance po, tumatagal po yan minsan ng up to 2 hours. Talaga pong titignan kung qualified po kayo. Okay? So, paghandaan po. Paghandaan po natin ito. Okay? And of course, what's your attitude? No? Remember, you are applying to be a DOLE-accredited OSH practitioner. So, titignan din po. No? Paano po tayo humahandle ng pressure? Okay? So, maaari pong i-challenge. Ako po, no? Nung na-experience ko po yun, talagang kung paano po sila nagtatanong, kinukonsider ko yun as a challenge . So, of course, susubukan kayo kung alam niyo po ba talaga yung trabaho natin. Okay? So, pagandaan po ninyo. Okay? And always be polite, syempre po. Again, looking at the bigger picture, nakakatuwa na po na na-invite tayo for a panel interview. No? Yun pa lang po, matuwa na po tayo actually, no? Okay, sa dami po nung nag-apply. So, be polite naman po kasi pinaglaanan din po tayo ng oras para po ma-interview. Okay? Oh, sir, what if sir, bumagsak ako, sir? Tingin ko sir, bumagsak ako. Huwag po kayong mag-alala. Okay? Kung sa tingin niyo bumagsak kayo, hantayin niyo lang po. Ia-advise po naman kayo ni OSH Center ano po ang susunod na gagawin. Okay? Huwag po kayong paghinaan ng loob. Okay, baka lang po kasi ninervyos naman kayo or meron lang kayo talagang hindi na-review. So, ang gusto lang naman po, sa nakikita ko, ang gusto lang naman po ni OSH Center, balikan nyo yun kung ano yung hindi nyo mga nasagot. Yet again, hantayin nyo lang po yung instructions nila. Okay? Then, yun po yung sundin natin. Okay? And if kayo naman po ay nakapasa, paghandaan nyo na pong maklaim yung inyong ID and certificate. Okay, so nakalagay po sa OSH standards natin, 1034.02. After evaluation and verification by the Bureau, a certificate of accreditation, valid for 3 years. Yung certificate ninyong makukuha and ID, valid po yan for 3 years. And take note lang po, nire-renew po yan. Of course, every 3 years. And pag po claim nyo ito, meron lang pong maliit na fee. No? May babayaran lang po kayo to receive yung ID and certificate. Okay? So, sasabihin naman po sa inyo yan kung magkano. Okay, paghandaan nyo na lang din po. Sasama naman po sa email. Okay? Just to give you an example of a certificate, ito po yung latest. Isa po sa certificate, I think ito yung pangalawa ko pong nakuha. Okay? Meron na po kasi akong naging tatlong certificate for OSH practitioner. Nakadalawang renew po kasi ako. Okay? Bago po ako na-approve din po as OSH consultant. So, nakatatlong certificate po ako for OSH practitioner. Ayan po. And here is an example. Nakalagay po, no, yung field. Ayan, no. Nakalagay ko anong field tayo. Okay?
And here is an example of an ID. Okay? So, ayan po. Okay, ito naman yung, I think, yung latest na ID na nakuha ko. Ito, medyo latest na po ito. Okay? Na OSH Practitioner ID ko. Okay, kasi sa part ko naman po, no, bago po ako na-approve din po as consultant, pinarin nyo po muna yung practitioner ko kasi that time po nag-expire. Okay, so ayan po ha, marireceive nyo po yan pareho pag nakapasa na po kayo. Ipunin nyo, no, kung meron kayong ganitong ID na marireceive, may nakalagay po, no, DOLE, Department of Labor and Employment Occupational Safety and Health Center. Okay, kasi po ang sinasabi po dyan ng DOLE is that kayo po ang representative nila sa inyong company to implement occupational safety and health. Okay? So again, valid po yan for 3 years and re-renew lang po natin. Okay? Yung requirement naman po, dapat po kasi continuous din yung practice natin sa safety. Okay? So of course, after nating makuha yan, ano bang duties natin ngayon as a practitioner? Number 1, to develop, implement, and promote occupational safety and health programs sa workplace, mas lalo pa po nating palawakin. No, kung paano po tayo nagpo-promote and nag-i-implement ng safety program. Number 2, to advise and assist the employer in complying with the provisions of the standards, especially in the submission of reporting requirements. So, tayo po yung tag-advise talaga, no, sa owner or sa top management. How to comply with the standards and ano ba yung mga reports na dapat i-submit. Okay? To perform at least a quarterly appraisal assessment of the implementation of the OSH health programs. So, every quarter daw po, reviewin natin yung safety program. Kung effective ba ito, kung nagagawa ba ito sa company. Okay, number 4, to prepare an annual report sa safety and health programs na nagawa natin. Okay, yung mga ginagawa nyo na yan, may mga documents po ulit yan, yun naman po yung ipapasa natin next time as proof na continuous po yung practice natin. Okay, number 5, to be present during the scheduled safety inspections by authorized government agents and as requested during regular health and safety committee meetings. So, nandun po tayo pag may nag-visit po from the government. Okay? And for occupational health personnel, the duty shall be in accordance with Rule 1960. Lahat po ito based po sa Occupational Safety and Health Standards, Rule 1034.03. Okay? So, with that po, dun po sa mga mag-a-apply, at least po nagka-idea na tayo. No? Ano ba yung kailangan natin gawin? Ano ba yung kailangan natin pagandahan? Ano ba yung kailangan natin ipasa? Para po, finally, tayo na po ay maging isang DOLE-accredited OSH practitioner. And I'm sure, makikita nyo na rin po yung pangalan ninyo dun po sa OSH Center website. Masasama na po kayo sa bilang ng total number of practitioners sa Philippines. So ano pa pong inaantay nyo? Simulan nyo na po, no? Paghandaan nyo na kagad. Paano po maging DOLE-accredited OSH practitioner? Okay? So, good luck po sa inyong lahat. And I'm sure po, kayang-kaya nyo po yan. It's just a matter of gusto ko to. Gagawin ko to. Okay? So, simulan nyo na po. And again, good luck po sa inyong lahat. So, that's it. Okay? So, sana po, meron po kayo ulit natutunan dito po sa ating episode ng mga kwentong safety. Okay, baka po may nagtatanong yung mga practitioners na paano naman po mag-apply this time as a DOLE-accredited OSH consultant. Okay, so tatry ko pong gawa ng video na yun naman po yung ilagay natin. Okay, again, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga suggestions ninyo ng topics. Maraming salamat po sa magaganda nyong feedback, magaganda nyo pong nilalagay sa comments. Okay, pasensya na po. Next time, magsa-shoutout na rin po tayo. Okay, gagawin na po natin yan. Okay, again, maraming salamat po. And ingat po kayo lahat hanggang sa muli po nating kwentuhan.